Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandy's Vlog. Ito ho, at napakainit na naman nitong ating pag-uusapan. Sa muling paglantad nitong si Congressman Tevez, pinatunayan niya na ang sinampang kaso sa kanya ay walang katibayan. Yan ho ating tatalakayin, mga kaibigan. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayaan ko po kayo, please subscribe, sabay-sabay po natin i-like ang video na ito. Eto ho, at huwag na nating patagalin. Ako ay nakikiusap kung pwede po. Panoorin po natin ang kaunting video clips na ito. At nang sa ganun po, lubos po nating maintindihan itong isinihwalat na talagang walang batayan. Di umano ang isinampa sa kanyang kaso. Panoorin po natin. Good morning. Yes, kung kahapon ay nagsampa na po ang National Bureau of Investigation sa DOJ na mga kaso sa inyo. Kaugnay po nga sa pagpaslang kay Governor Degamo, ano po ang inyong reaksyon tugon po doon? Kaya nga, narinabalitaan ko nga na may sinampa daw sila sa sarili nilang opisina. At ito nga po yung mga kaso at nabanggit nga po ni DOJ Secretary Rimulya, ang mga kaso po nga kinaharap o isinampa po ay tulad po nitong kasong multiple murder, multiple frustrated murder at multiple attempted murder laban po sa inyo. Oh, ang dami naman na po ano nung ginagawa eh, di ba? Lagay na nila lahat ng naisipan nilang ilagay. Kung ano-ano naman sinasabi ni Bonjing dyan eh. Lagay niya na lahat. At dahil nga wala dyan, mga basihan yung mga kaso nila eh. At dahil nga dyan, Kong, possible, baka kayo mapipilitang umuwi dito sa ating bansa at harapin itong mga kaso. Ano po yung, kayo ho ba ay uuwi na dahil dito? Hindi ko ipagpapalit ang aking buhay. Diba, I've always said, until there's a semblance of fairness, hindi ko papalit ang buhay ko. Ayan. Si Partner Albert po, para sa mga karagdagang katulungan, Kong. May buntag, Congressman, sinasabi rin ni Justice Secretary Boying Rimulya na nagpadala na rin siya ng mga summon or nagpadala na rin ng summon pala sa last known address niyo po. And i-quote ko lang yung sinabi niya, he has to come home or they will file the case in court and a warrant will be issued in absentia. Maituturing daw kayo na fugitive if patuloy po kayong mag-refuse sa pag-surrender. Ano po ang inyo pong masasabi rito? Ito ang aking tanong, Mar. Bakit gustong-gusto nila yung katawan ko? Ang tagal na. Bakit gustong-gusto nila yung katawan ko? Pinapauwi nila ako kahit wala pa akong kaso. Anong meron sa katawan ko na gusto nila? Sorry lang, no? Kahit pakiusap pa sila, may dangal pa ako, wala pa akong balak kumatol ng kapwa lalaki. Sir, patapos na or tapos na yata itong pagdinig naman ng Senado ukol nga po dito sa serye na patayan sa lugar natin sa Negros Oriental. At the same time, yung issue po sa pagpaslang kay Governor Degamo. Ano po ang masasabi nyo dito and possibility sa magiging resulta ng investigasyon po sa pangunan ni Senador Bato de la Rosa? Possibility I cannot. Hindi ko masabi, no? But sana lang, ang ilagay nila sa committee report, yung may basihan ng mga akusasyon, hindi yung mga marites. Diba? Ang dami kasing akusasyon doon na baseless, sabay ang masama nga yung loob ko dahil yung masasamang account, yung mga walang basihan na akusasyon, pinapakinggan. Sabay may nagsasalita doon na may laman, pinuputol laman. No, ayoko mag-akusa ng kung sino. You can see it with your own eyes. You can hear it with your own ears. But we saw what happened in the Senate investigation. Sabay kung makikita mo doon, yung iba, ilan na yung airtime? Oh, yung isang butanding doon, tsaka yung isang pangit na lalaki doon, di ba? Naubos na nila yung airtime. Talo pa nila ba sila doon?
Sa development po ngayon sa paghahain ng reklamo sa DOJ ng NBI, mas gugustuhin niyo po ba na umabot na sa korte para doon na lang magtuos at hindi na dito sa parang pinagsasaluan lang ng media na papakinggan, hindi naman yung tamang forum talaga para malaman kung sino nga ba yung guilty at hindi guilty dito sa mga kaso? I think my lawyer could answer that best. That's a lawyer's what's his perspective or job to answer that question. Sorry, sila na lang sumagot sa akin. And sir, kamusta yung appeal natin? Nabanggit din po ng pinuno ng Timor-Leste kay Pangulong Bongbong Marcos at ikinatuwa naman ni Pangulong Bongbong Marcos hindi raw pagbigay sa inyo ng political asylum. Ano po ang comment nyo naman dito, sir? I would neither deny or confirm that issue. Mm-hmm. Siguro, sir, at dapat talaga unahin ang investigasyon bago ang pagtuturo. Because ang ginagawa ngayon nila ay political persecution. Diba? Nag-prosecute na sila kaagad na hindi pa nila tinignan lahat ng anggulo. Okay, alright. At yan naman po, napakaliwanag ng salaysay nitong very controversial na si Congressman Tibes. Shoutout muna SMNI. Maraming salamat po sa paggamit ng inyong video pamanhin po. Ito, disclaimer lang po. Hindi po tayo nagpapakalat ng fake news kung anuman ang mga public opinion na naririnig nyo po sa akin. Yan ay pawang public opinion na related do sa video na pinapakita ko po sa inyo. Ito, pag-isapan natin ito at bigyan po natin ng kaunting opinion. Itong napanood nyo naman ang natatawa ko dito dito sa kagalang-galang Congressman TV sapagkat naulitan niya na naman itong hindi niya papatulad at siya ay may dangal pa. May dangal pa ang kanyang pagkalalaki kaya hindi niya papatulad itong si Boying Remolla, ang ating Secretary of Justice. Hindi natin lubos maisip kung ano ang pinalalabas nitong si Congressman Tibes. Ang punto de vista ko po dito, instead na sagutin niya ng malinaw itong mga inaakusa sa kanya di umano, at sa ganun kung wala siyang kasalanan, ay malinis ang kanyang pangalan. Subalit lalong nalulubog na didiin ang kanyang pangalan dahil sapagkat sa kanyang mga sagot ay hindi naman po tayo tanga, hindi tayo bulag na nililihis niya ang ika nga po investigasyon sapagkat wala namang kaugnayan dito ang pagkalalaki na may gusto dito sa kanya itong si Boying Remolla at sabi nga niya at nabanggit niya hindi niya papatulan ito sapagkat siya ay may dangal pa. Napakalayo po niyan sa ika nga po kaso na ika nga po dapat na linisan niya ang kanyang pangalan kahit po siya ay wala sa Pilipinas. Lalo po siya nga nadidin at doon nga po sa nabanggit niya na wala palang ika nga po'y batayan ang pagsampa sa kanya ng kaso ng MBI. Sa palagay niyo po mga kaibigan, mga kandis, kayo na po ang magsabi, open po ang comment section diyan. Naniniwala po ba kayo na walang batayan ng pagsampa ng kaso dito kay Congressman Tibes? At pinapalabas niya na ito ay madidismiss din. Open po ang comment section. Pwede po kayo mag-iwan diyan ng inyong public opinion. At yan ay buong puso ko pong ire-respeto. Para sa akin po, based on my own perception, at tinitingnan ko po ang mga ebidensya na matitibay na ika nga po direktahang tinutumbok siya ng mga ebidensya. Ako po ay naniniwala 1,000%. Napakalaki po ng batayan.
Napakalaki po ng batayan na according po sa mga malalakas na ebidensya, siya po talaga ang tinutukoy na utak di umano dito sa pagpaslang kay Governor Digamo. Hindi po ako ang may sabi niyan, disclaimer lang po. Ayon po sa ruling ng investigasyon, siya po talaga ang tinuturo. So, yung sinasabi po ni Congressman Tevez, na ika nga po'y walang batayan ang kaso na isinampas sa kanya. Pasensya na po. Sana po, irespeto mo rin ito, Congressman Tevez. Nagkakamali ka po. Napakalaki po ng batayan ng kaso na isinampa po sa kanya. But anyway, maraming salamat po mga kandis, mga kaibigan. At po, sa lahat po ng hindi pa nakasubscribe sa aking maliit pa na YouTube channel, please subscribe, sabay-sabay po natin i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Bye-bye!